What's up mga Unichan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ng second chance sa buhay. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout din sa mga tropa natin dyan sa comment section. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Unichan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakapanabik na istorya ni Rudeus sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, pumunta tayo sa kwarto ni Nana Hoshi. Kinausap ni Nana Hoshi si Rudeus at sinabi nito na nakatanggap siya ng maraming advice at suggestions galing sa kanilang lahat regarding sa kanyang magic circle at ngayon ay sa wakas ay natapos na yun. Ipinakita niya dito ang new and improved niyang magic circle at nung nakaraan ay nasa verge na ito ng pagsuko pero ngayon ay ito na kaya yun? Natuwa naman si Rudeus nang makita yung magic circle. Sa isip ng ating bida hindi siya makapaniwala na natapos yon ni Nana Hoshi ng isang linggo lang. Hiniling ni Nana Hoshi si Rudeus na tumulong sa pag-activate nun kung saan sumang-ayon ang ating bida. Hinawakan na ni Rudeus yung magic circle at di nagtagal, trinansfer niya na ang kanyang mana dito. Lumiwanag ang magic circle habang nanonood ang iba nating katropahan sa kanyang likod. Binalot ng liwanag yung lugar at todo hiling dito si Nana Hoshi na sana ay gumana na yun. Bigla namang may napansin si Rudeus at nararamdaman niya daw na tila may paparating. Nagkaroon ng isang malakas na flash ng ilaw na nagpaliwanag sa buong kwarto. Napakomento si Cliff na napakaliwanag nun, kung si Zenoba ay tila namamangha na ewan. Dinilat ni Nana Hoshi ang kanyang mga mata matapos yon at tinanong si Rudeus kung kamusta naman at ano daw yung naging resulta. Matapos ang onting suspense ay di nagtagal, ipinakita si Rudeus na nakangiti at sinasabi nito sa isip niya na ang mundong yon at ang kanyang previous world ay sa wakas sinapagkonekta na. Ipinakita dito na gumana ang kanilang experiment at nakapagpalabas si Rudeus ng isang plastic bottle galing sa kanilang previous world. Kinongratulate sila dito ni Cliff habang na-excite. Kinuha ni Cliff at Zenoba yung plastic bottle at nagtaka kung ano yun. Inisip nila nung una na gawa yun sa glass, ngunit mas malambot daw yun kumpara doon. Anong kakaibang material daw kaya yun? Pinisil-pisil ni Cliff yung plastic bottle sa pagtataka. Piniliwanag ni Rudeus sa kanyang isip na isa iyong plastic bottle. Walang takip o label na nakalagay. Isang simpleng object na madali mong mahahanap. Pero wala raw pag-aanlilangan na sa mundong yon ay isa iyong bagay na hindi nage-exist at nagawa nila yung maisa mundon. Tuwang-tuwa naman si Nana Hoshi sa nangyari at napasigaw ito ng yes dahil sa kanilang achievement. Sa pamamagitan daw noon ay sa wakas ay makaka-move on na siya sa susunod na hakbang. Mukhang kaya na daw niyang makabalik sa kanyang original world. Kinongratulate naman siya ni Rudeus kung saan nagpasalamat si Nana Hoshi sa tulong ng ating bida. Bigla namang napagasp si Nana Hoshi at tila may naalala ito. Naging tila uwa girl ito at nagsorry sa ginawa niya nung nakaraan. Napangiti naman dito si Rudeus at inisip na nakakatawa din pala ang isang meek na Nana Hoshi habang si Elinalis naman ay tila nagmamasid sa kanyang gilid. Nagulat si Rudeus nang mapansin niya ito at sinabi nito bigla na unacceptable ang cheating. Dahil doon ay sumigaw si Rudeus na ano yung pinagkasabi nito ni Elinalis at hinding-hindi daw siya gagawa ng ganung bagay. Nagulat din dito si Nana Hoshi. Nagkomento ito na totoo naman yun at nuliwed si Rudeus kaya kinakailangan niyang siguraduhin na hindi magkaroon ng maling akala si Sylphie. Sinabi naman dito ni Rudeus na sinabi niya naman na kay Sylphie na tutulong siya sa experiment nito ni Nana Hoshi ngayon. Bigla namang niyakap ni Elinalis si Nana Hoshi at sinabi nito na nangaasar lang siya. Matapos yun, inayan ni Elinalis si Nana Hoshi sa tavern at sinabi na at syempre ay treaty yun ni Nana Hoshi. Napatitig naman dun si Nana Hoshi pero di nagtagal. Agad naman siyang pumayag at sinabi na mukhang wala na siyang choice. Pero pagtapos daw nun ay patas na sila. Kung saan sinabi naman ni Elinalis na oo naman at tinanong niya din dito si Cliff na hindi ba? Sumang-ayon din si Cliff at sinabi na pero talagang matalino din itong si Nana Hoshi kaya pwede daw itong bumisita sa kanya para tumulong sa kanyang mga research. Napatawa naman dito si Nana Hoshi at napasigi ba? Sa isip ni Rudeus ay natutuwa siyang sinabi na normally ay tinatanggihan ni Nana Hoshi yung mga ganong bagay pero ngayon ay pumayag ito. Matapos yun, napagdisyonan na ng ating mga katropahan na pumunta na ng tavern upang mag-celebrate. Sa sumunod na eksena, pinuntahan nila Rudeus si Nalinia at Prosena at nung tinanong sila noon kung saan sila pupunta ay sinabi nila na magpa-party sila kung saan ginusto namang sumama ng dalawa. Nakasalubong din nila sina Ariel at napansin na ang dami nila.
Kung magse-celebrate daw sila Rudeus ay papasamahin niya si Sylphie para tignan sila. Naglakad ang ating mga katropahan papalabas ng academy at di nagtagal, ipinakita na ang dami na nila at kasama na rin nila si Buddy Gaddy. Habang naglalakad ay lumalabas na hindi pa pala alam ni Rudeus na nandun na si Buddy Gaddy kaya nagulat siya. Sinabi ni Buddy Gaddy na hayaan siya ni Rudeus sa sumama. Sa sumunod na eksena, nakarating na sila sa tavern at winelcome sila doon ng bartender. Agad naman naglapag si Nana Hoshi ng isang bag ng coins na nagpagulat sa bartender. Sinabi ni Nana Hoshi na i-reserve nito yung buong place para sa kanila. Dumukot naman si Buddy Gaddy at sinabi nito na sandali lang. Naglapag ito ng mas malaking bag ng coins at sinabi na ang lugar na iyon ay ngayon ay isang place of celebration kaya hayaan daw nito ang lahat ng customer na pumasok na magkaroon ng libreng inumin. Dahil doon ay naghihiyawan sa tuwa yung mga tao sa loob ng tavern. Bigla namang napatanong si Buddy Gaddy na, "So, ano i-celebrate natin?" na nagpatameme naman kay Rudeus. Pinaliwanag ni Elena Liz na ang i-celebrate nila ay yung breakthrough nito ni Silence sa kanyang research. Nauunawaan naman daw yun ni Buddy Gaddy at kung gayon daw, ay magbigay ng maikling speech si Nana Hoshi bilang panimula. Nung una ay nag-alangan dito si Nana Hoshi at nung lumingon siya kay Rudeus ay sinignalan siya nito na parabang, "Kaya mo yan." Di nagtagal, tumayo na si Nana Hoshi sa harapan ng iba nating katropahan habang nahihiya. Gamit ang kanyang lakas ng loob ay sinabi niya dito na maraming salamat sa kanilang lahat para sa araw na ito. Agad namang nag-follow up si Buddy Gaddy na mag-toast na sila dito. Matapos yun ay nag-cheer na ang ating mga katropahan doon sa tuwa at iniangat ang kanilang inumin. Sinabi ni Buddy Gaddy sa may-ari ng lugar na dalhin nun ang lahat ng item nila sa menu at sinabihan din nito yung mga customer doon na kumain at magpakabusog. Sinubuan ni Elena si Cliff ng pagkain habang sina Zanova at Julie naman ay ini-enjoy ang kanilang inumin. Si Nana Hoshi ay kinakalikot yung tenga ni Linya kung saan napapatanong si Linya na ano yung ginagawa nito ni Nana Hoshi at tigilan na daw nito yun. Si Rudeus naman ay napapangiti habang pinapanood sila at sinabi niya sa isip niya na naiintindihan niya na ngayon. Kapag may nangyari daw na mabuti, ay dapat magsaya tayo at uminom dahil kailangan daw natin ang mga ganong pagkakataon sa ating buhay. Napakomento siya sa isip niya na talagang isa iyong nakakatawang celebration, especially yung nagiging ugali daw ni Sylphie paglasing ito. Sinabi ng lasing na Sylphie na ipat daw ni Rudeus ang kanyang ulo. Agad naman yung ginawa ni Rudeus habang tuwan-tuwa. Sinabi dito ni Rudeus na wala daw silang habit ng pag-inom sa bahay nila, kaya hindi niya nalaman yung tungkol dito pero gustong-gusto daw ng kanyang asawa na ini-spoil ito kapag nalalasing. Agad namang ginawa ni Rudeus yung pinapagawa sa kanya ni Sylphie na kagatin yung tenga nito habang iniisip na iyon ay nasa pinnacle ng cute. Sinasabi niya rin na simula ngayon ay maging mas proactive sila sa pag-inom sa bahay nila. Nagkomento naman si Nana Hoshi na tila naiirita na ano daw yung ginagawa nilang mag-couple sa isang public place. Napansin ni Rudeus na lasing na itong si Nana Hoshi at sinabi niya na wag naman maging stiff ito si Nana Hoshi at party naman daw yun kaya hayaan niya silang magkaroon ng kaunting kasiyahan. Huwag na daw magmaang-maangan itong si Rudeus at sa tingin daw ba nito ay ilang taon na simula nung nakita sila ng jowa niya. Pinakalma naman ni Rudeus si Nana Hoshi at binigyan ng tubig. Agad naman yung ininom ni Nana Hoshi. Biglang binuhat ni Buddy Gaddy si Nana Hoshi kaya nagulat ito at sinabi na today is the day para makinig sa mga kakaibang kanta ni Nana Hoshi. Naiiritang sinabi naman ni Nana Hoshi na hindi iyon kakaiba at popular yung mga kantang yun sa kanyang mundo. Ang interesting naman daw noon ika ni Buddy Gaddy at hindi niya daw alam kung saang mundo nang galing yun pero hahayaan niya daw itong si Nana Hoshi na idedikit ang mga yon sa kanya. Dinala ni Buddy Gaddy si Nana Hoshi habang sumisigaw ito na sandali lang at may sasabihin pa siya kay Rudeus. Habang dala-dala ni Buddy Gaddy ay sumigaw itong si Nana Hoshi at nagpasalamat ito kay Rudeus in Japanese. Napatitig dito si Rudeus at agad na napangiti. Ipinakita naman si Sylphie na nagtatampo sa kanyang gilid. Agad siya nung niyakap at sinabi na ayaw nito na tumitingin ng ganun sa iba si Rudeus. Matapos yon, nagpatuloy ang kanilang celebration sa loob ng tavern. Patuloy ang pagkain nila Prosena at Elena Liz habang si Buddy Gaddy naman ay tinutugtugan si Nana Hoshi habang kumakanta. Si Linya ay hindi pa rin napakali dahil sa pagkalikot ni Nana Hoshi ng kanyang tenga. Sina Rudeus at Sylphie naman ay ini-enjoy ang pagkanta ni Nana Hoshi. Sa isip ni Rudeus ay sinasabi niya na isa talaga iyong nakakatawang party. Sa sumunod na eksena ay nakatulog na dahil sa kalasingan si Nana Hoshi kung saan tinawanan naman yun nila Zanova at Rudeus. Umalis na sina Linya at Prosena at sila na yung bumuhat doon kay Nana Hoshi. Matapos yun ay nauna na rin sina Rudeus at Sylphie kina Elena Liz. Tuwang-tuwa ang ating couple habang naglalakad pa uwi dahil sa party.
Sa isip ni Rudeus ay sinasabi niya na aalalahanin niya na kapag may magandang nangyari ay magpapaparty siya. Habang naglalakad ay tila may napansin si Sylvie. Tinanong niya si Rudeus na hindi ba ay parang mayroong commotion sa harapan ng kanilang bahay. Pagkatingin nila doon ay sinabi ni Rudeus na tama si Sylvie. Gagamitin daw ni Sylvie ang Detoxify para mawala yung lasing nila. Pinakita naman dito na tila nag-aaway yung dalawang nasa harapan ng bahay nila Rudeus. Sabi ng isa na dahil kay Norn ay nalit sila ng punta doon at yung isa naman ay sinabi na umagree naman si Aisha na tama yung dinadaanan nila. Nilapitan ni Rudeus yung dalawang yon habang sinasabi ni Aisha na ano yung gagawin nila ngayon at sarado na yung mga inn. Sinabi naman ni Norn na si Aisha yung nagsabi na mag-i-stay sila sa bahay noon kaya hindi na nila kinakailangan ng kwarto. Pagkalapit ni Rudeus ay nagkomento yung kasama ng dalawang bata na may nasisensyang siyang familiar na presence. Agad namang narecognize ni Rudeus na yung mga nandun ay yung mga kapatid niya na sina Norn at Aisha. Tuwang-tuwa si Aisha nang makita niya si Rudeus at agad itong yumakap at sinabi na namiss niya ang kanyang onichan. Amoy alak daw itong si Rudeus, komento ni Aisha. Nung tinanong naman ni Norn kung uminom ba siya, piniliwanag ni Rudeus na nagkaroon sila ng munting celebration pero wag na daw nila isipin yun at tila ang aga daw ng pagdating nila. Akala daw niya na matatagalan pa sila sa pagdating doon. Nagkomento naman yung kasama ng dalawa na matagal ng panahon ang uli nilang pagkikita ni Rudeus. Gulat naman dito si Rudeus at di nagtagal. Sinabi niya na sabi niya na nga ba na ang escort ng kanyang mga kapatid ay si Ruijard. Sa uli, nakarating na ang mga kapatid ni Rudeus sa bahay nila. At siya nagtatapos ang videong ito. Sa tingin niyo, magkakasundo kaya ang magkakapatid niyang magkakasama na sila? Ano kayang mga kwento ang maririnig ni Rudeus kay Ruijard? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong panood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Onii-chan!